Dito sa QuickBooks Online 2024, malalaman natin paano ma-access ang software. Maganda ng kape at tayo ay matututo ng bagong software na ito at mag-practice tayo. Paano ba magiging libre ang pag-access sa software na ito para magamit sa ating pagsasanay? Halimbawa, tignan natin ang Microsoft Excel dahil karamihan sa atin ay pamilyar naman kung paano ito gamitin kung ikaw ay bibili nito. Ito ay i-download sa iyong computer, isang uri ng software sa iyong desktop, at kapag meron ka nito, medyo magiging madali na kumuha ng kursong ito sa Microsoft Excel. Hindi mo kailangan gumamit ng isang workbook para sa negosyo kung susundin mo ito. Kapag lumipat ka sa online software, web-based software tulad ng QuickBooks Online, ang balangkas ay karaniwang medyo naiiba dahil hindi ka bibili ng software at pagtapos ay lilikha ng marami tulad ng mga worksheet at ang paghambing sa mga workbook ng Microsoft Excel. Sa halip, first, a word from our sponsor. Yeah, actually, we're sponsoring ourselves on this one because apparently the merchandisers, they don't want to be seen with us. But that's okay, whatever. Because our merchandise is better than their stupid stuff anyways. Like our CPA six-pack shirts, a must-have for any pool or beach time. Mixing money with muscle, always sure to attract attention. Yeah, even if you're not a CPA, you need this shirt. So you can like pull in that iconic CPA six-pack stomach muscle vibe, man. You know, that CPA six-pack everyone envisions in their mind when they think CPA. Yeah, as a CPA, I actually and unusually don't have tremendous abs. However, I was blessed with a whole lot of belly hair. Yeah, allowing me to sculpt the hair into a nice CPA six-pack-like shape, which is highly attractive. Yeah, maybe the shirt will help you generate some belly hair too. And if it does, make sure to let me know. Maybe I'll try wearing it on my head. And yes, I know six-pack isn't spelled right, but three letters is more efficient than four, so I trimmed it down a bit, okay? It's an improvement. If you would like a commercial-free experience, consider subscribing to our website at accountinginstruction.com or accountinginstruction.thinkific.com. Binili mo ito sa isang kumpanya, kaya maaaring meron kang access sa QuickBooks Online. Halimbawa, ngunit ginagamit mo ito para sa iyong negosyo. Kaya kung nais mo mag-practice, gamit ang software, gusto mong magkaroon ng ilang uri ng sandbox para sa layunin ng ating pagsasanay. So, ayan ang balakid na meron tayo sa scenaryong ito na baka wala kang accounting software o wala kang QuickBooks Online at iniisip mong lumipat dito, halimbawa, o meron ka ng QuickBooks Online. Pero may problema pa rin na gusto ko sana ma-practice. Gusto ko sana sumunod sa isang course at step by step na hindi gumagamit ng mga data na nasa current business file ko. At pag-aaral ng mga bagay sa isang hakbang na batayan ay talaga namang pinakamahusay na paraan upang matuto. Ideally, kung ano ang gusto naming magkaroon ay parehong bagay sa iyong screen upang gumana sa pamamagitan ng isang pagsasanay sa problemang ito. Kaya, titingnan natin ang iba't ibang mga tool na binibigay sa atin ng QuickBooks at makita kung gaano kahusay ito at matugunan ang layuning ito at subukan gamitin para sa ating pagsasanay at maging interactive hanggat maaari. At tumutugma ang screen na meron ako sa inyong screen. So, anong resources ang meron tayo? Kaya ang QuickBooks Online ay madalas na nag-aalok ng libreng 30 days na pagsubok nito, kaya mas detalyado ang pagpasok natin sa mga ito. Lahat sila madalas may libreng version para sa mga estudyante. Kaya maaari mong tingnan kung kwalipikado ka para sa version ng pag-aaral na ito. Magiging mahusay para sa iyong pagsasanay. Meron din silang libreng test drive. At maaari mo itong tingnan, syempre, ang mga diskwento kung ikaw ay bibili. Kaya pumunta tayo sa bawat isa sa mga ito ng mas detalyado at tatalakayan natin ito. Una, ang QuickBooks Online 30 days na isang libreng pagsubok. Kaya nandito tayo ay dito sa screenshot na ito ng Intuit.
ito ay QuickBooks online page at nakikita natin ang toggle on para sa libreng 30 days na pagsubok nito. Kaya ipapakita namin sa inyo mamaya kung paano makarating dito mula sa Intuit, ang may-ari ng QuickBooks webpage. At maaari ka rin makakuha dito karaniwan sa pamagitan lamang ng pag-type ng iyong paboritong browser. Tingnan ang isang ito sa paghahanap sa Google para sa QuickBooks, ang libreng 30 days na pagsubok. At tingnan natin ang mga resulta sa Google. Kapag itinagal mo ito, medyo nakakatakot talaga kasi mas tataas yung presyo. Kaya ang ideya mula sa Intuit side o QuickBooks side ng mga bagay ay magiging mas mura kung hindi mo kukunin ang 30 days na trial or pagsubok. At pagkatapos ay kukunin mo ang 30 days or 30 araw na pagsubok, makakakuha ka ng isang libreng 30 days ulit. Ngunit pagtapos ay pinapataas nila ang presyo. At iisipin mo ang ideyang ito ng Intuit ay kakaiba. Kaya na pagkatapos ng 30 days na paggamit nito, ikaw ay nakalock na sa puntong iyon. Okay? At mayroon kang kailangan puntahan. Kaya minumungkahi ko na kung nagsasanay ka, kung sinusubukan mo ang software, ang gusto mong gawin ay gamitin ito. At patakbuhin ito ng parallel sa pamamagitan ng mga bagay na ilalagay mo sa bagong software dito sa 30 days. Patakbuhin ito ng parehong mga numero sa bawat system para sa isang mahabang paraan at maaari mong i-commit ito upang makita mo ito at makita ang mga nais mong gawin. At sa pangkalahatan, ideally, kung ikaw ay nasa trial na ito, which is 30 days, gusto mong subukan, kaya gusto mong magawan o gawin ang pagsasanay na ito, at pagkatapos ay posibleng makita kung maaari kang bumili sa ibang pagkakataon, sa oras, posibleng naghahanap ka ng mga diskwento, pakikipag-usap sa iyong accountant upang makuha ang pinakamahusay na presyo mula sa isang pananaw ng kurso, kung ano ang nais namin gawin ay makuha ang software or sandbox na ito ay maging libre. Ang ganitong uri ng senaryo ay perpekto kapag sinusubukan naming sanayin ang proseso ng pag-setup at kadalas ang pinakamahirap na proseso. Kapag nagsisimula ka pa lang sa isang bagong file ng isang kumpanya, ay sinusubukan mong iserap ang file ng kumpanya mula sa simula. Iyon ay isa sa mga pinakamahirap na bagay na gawin dahil kailangan mong tapusin ito at ilagay sa linya ang lahat. Ang mga bagay para maayos ang lahat, katulad ng chart of accounts at alam mo, nakapila ang iyong bank account at kung ano-ano pa, at kung magtatali ang mga bank feeds at ang mga ibang bagay, lahat ng mga ito, foundational, at kailangan mo ilagay kung saan man na maayos na lugar at mas madali na ang pagpunta nito. At kung gusto natin talagang gamitin ang mga ganitong uri ng senaryo sa ikalawang kalahati ng kurso. Pag kami ay nagpunta at makakakuha ng mas mahirap na proseso ng pagsisimula sa isang file ng kumpanya mula sa simula, kung nais mong tumalon kaagad upang simula ng isang file ng kumpanya mula sa simula, maaari kang tumalon. Okay? Ngunit ang mas madaling gawin sa una upang gawin ito, kung ano ang mas madalas na nangyayari kapag pumunta ka sa isang bagong kumpanya. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa QuickBooks, hindi ka nagsisetup ng bagong file ng kumpanya mula sa simula. Magtatrabaho ka sa isang file ng kumpanya na nakasetup na. Kaya ang iyong layunin doon ay talaga namang i-deconstruct kung ano ang nakalagay sa lugar na iyon. At subukang muli upang makita kung maaari mong maunawaan ang proseso. Karaniwan kung ang proseso ay binuunong maayos, ang mga pagbabagang ito ay maliit na pagbabago lamang, hindi napakalaki. Kaya yun ang mga bagay na nagsisimula, talaga namang sisimulan sa bagong file ng kumpanya at pagkatapos ay isave ito sa ikalawang kalahati ng kurso. At nais mong tiyakin sa sandaling ikaw ang gumagamit ng mga bagay na ito para sa pagsasanay, maaari kang makakuha ng access sa isa sa mga ito. Nais mong tiyakin na i-maximize mo ang 30 days kung iyon ay kung meron ka nito para sa pagsasanay. At pagkatapos ay patayin mo ito sa dulo. Kaya hindi mo sinasabing huwag kang sisingilin. At pagkatapos ay kung nais mong maging bumili uli ng software, nais mong tumingin ng mga diskwento at kung ano man ang nakikita mo, maaari kang makapag-usap sa isang accountant at makita kung maaari mong ngayon, ito ay kailangan mong gawin. Kailangan mong maging karapat-dapat bilang isang mag-aaral at iyon, napupunta ka sa isang uri ng accredited school at isa yun sa kondisyon. Ngunit maaari mong tignan ang website dito para sa karagdagang impormasyon. Ang pinakamadaling paraan upang makakita ng lugar na ito ay karaniwang hindi mula sa Intuit website. Ngunit sa halip lamang pag-type sa iyong mga paboritong browsers ng QuickBooks Online Education Edition o libreng QuickBooks Online para sa mga mag-aaral. At gagawin mo at pagkatapos ay maaari mong
Mahanap ito sa ibang kadahilanan, kaya sinasabi namin dito na sa libreng platform na ito ay makakatulong upang makabuo ng tiwala sa pananalapi para sa henerasyon natin ngayon. Kumuha ng mga mag-aaral na sasabik tungkol sa pananalapi na may isang interactive na curriculum na gumagamit ng mga tools sa tunay na mundo ng edukasyon. Kaya ito ay para sa mataas na paaralan, partikular sa palagay at meron silang iba't ibang mga kapasidad sa edukasyon, pati na rin posibleng para sa isang mag-aaral sa kolehiyo. Okay? Na maaaring katulad nito na libreng 30 days na pagsubok. Pero siguro matagal lang 30 days. Maganda sana kung 60 days or you know, something like that at mahaba ang kurso. Dito dahil marami tayong makukuha at maraming mapupuntahan. Kaya maganda sana ito kung ito ay mas mahaba pa. Kaya maaari mo tingnan ang mga pagpipilian mo kung papasok ka sa isang accredited institution at tingnan mo kung ano ang pwedeng gawin dito. Pagkatapos ay meron ka ng test drive. Ang test drive ay magagamit mo lahat. At ang maganda sa test drive ay may data na ito. Ngayon, pwedeng may pros and cons ito kung nais maging, you know, magsanay sa pag-navigate ng software na ito. Kung gusto mong kumuha sa pagtingin sa mga ulat o kung gusto mong kumuha ng isang pagtingin kung paano gawin ng isang data input ng invoice at bill, at kung paano hindi. Buti na lang may data dito kasi saka ko lang talaga matitignan ang isang report na may information kasi pwede ko talaga yung ipasok ang invoice ng mga customers and bills ng mga vendors na assigned items na nai-input ko sa system. Para makapag-practice tayo sa paggamit ng accounting system na nabuo na, ito ay dapat ganap na bago sa isang software ng accounting. Ang unang bagay na nais namin gawin ay tulad na para sa kursong ito ay ang paggamit ng ilang uri ng system o ilang uri ng software na meron ng datang ito upang maaaring i-deconstruct ang mga bagay-bagay at mas madaling pagbuo ulit. Kaya kung ikaw ay kailangan bumuo ng isang engine na hindi kailangan nakakakita ng isa na pagpunta sa medyo mahirap kung nakikita mo ang makina at nagagawa mong ihiwalay ito, pagkatapos ay mas malamang na maaaring mong maibalik ang isa na magkasama. So yun ang idea. Kaya sisimulan natin ang unang bahagi ng kurso dito gamit ang tool na ito. Ngayon, ito ay ang mahusay na bagay patungkol sa tool na ito. Puks ang mga numero sa paglipas ng panahon bilang isa, numero dalawa pag nag-log out ka sa software na ito at bumalik sa software. Pagkatapos ay babalik ang mga numero kung ano ito dati. Kaya hindi ito mahusay na angkop para sa isang mahabang problema na nais mong sanayin sa loob ng maraming araw dahil ito ay magtatagal na data kapag inilagay mo. Gayun din kung ikaw ay meron na isang Intuit account, isang QuickBooks account, kung minsan ito ay magulo kapag pinasok mo ang account na ito dahil ito talaga ay isang universal na pag-login. Kaya baka gusto mong buksan ito sa tulad ng incognito mode o sa isang browser, sa isang actual na file ng kumpanya kung ginagamit mo ito para sa pagsasanay. Ngunit ito ay mahusay din kung talagang meron kang QuickBooks Online, ngunit ito ang iyong file sa negosyo at nais mo mag-practice ng mga bagay-bagay. Pagkatapos mo nais mag-practice sa actual na file ng kumpanya, nais mo rin gamitin ang file. Ngunit tandaan, kung nakalagin ka sa iyong file ng negosyo, hindi mo magagawa iyon sa parehong browser. Madalas, dahil susubukan ng Intuit na mag-login sa ibang account upang makapasok sa test drive. Kaya, gumamit ka ng isang incognito window o iba pang browser. Sige, kaya ito ang gagamitin mo. Pagkatapos mong kunin ang kurso kung ano pa man ito at kumbinsido ka na na tama ang iyong negosyo, pagkatapos ay maaari mo nang tignan ng malinaw ang pinakamahusay na presyo na maaari mong kunin o gusto mong hilingin sa accountant o QuickBooks Advisor upang makita kung anong merong diskwento na magagamit. Naghahanap ka ng malinaw para sa pinakamagandang presyo na iyong bibilin sa madaling salita. Sinusubukan natin gawin dito ang sandbox ng pagsasanay. Kaya maaari natin gamitin ito at kung saan maaaring maging mabuti ang isang pag-aaral. Kaya maaari nating sanayin ang pag-setup ng software mula sa simula. Sandboxes na mayroong bagay sa loob na ito tulad ng test drive upang maaari nating sanayin ang pag-navigate ng software. Kaya ito ang unang lugar
nakaraniwang pupuntahan ko dahil ang QuickBooks at maaaring iba't ibang webpage ay nasa loob nito, kaya lagi akong nagsisimula sa source dito. Intuit.com, Intuit, tapos pupunta ako sa QuickBooks software, Intuit, and then iba't ibang software pa ni MailChimp. Ang TurboTax at iba pa ay isang website din ng QuickBooks. Kapag pumasok ka sa website na ito ay ito ay iba. Ang bahin ng kanilang binabago kadalasan ay karaniwang geared patungo sa QuickBooks Online. Ngunit ako ay karaniwang pumupunta sa ibaba kung saan meron mga produkto at lugar para makita at pagpilian. At pagkatapos ay maaari akong pumasok dito at kung nais kong pumunta sa pahina ng QuickBooks Online at sa pahina ng iba pa ay mangyari ay may toggle din. Yun ang tip. Pag-click mo ng toggle na iyon kasi minsan nakakatakot tumalon kasi tumataas yung presyo. At alam mo, kaya babasahin ang mga kanilang tuntunin ng serbisyo at lahat ng mga bagay ng tulad nito. So, any case na meron yan, papasok tayo sa test drive, sa ibang test drive, tandaan mo, mag-scroll down lamang ako dito. Tingin ko may test drive kapag nandito lang yan. Kaya sabi ko, kukuha ako ng test drive, kaya naniniwala ako na nagpunta sa magbibigay ng actual na test drive company file ay naiiba. Ngayon, sa tingin ko, ang pinakamadaling paraan upang mapasok ito ay hindi nila binago ang pahinang ito ng ilang sandali, pero alam mo, pwede nilang baguhin ang pahinang ito. Kaya kung sila ay magbabago ng anumang bagay, pagtapos nito ay maaaring mo lang itype ito sa iyong paboritong browser. At ito ang gagawin natin ng maraming pasulong, baka hindi o medyo hindi ka komportable sa paggawa nun. Dahil ngayon ay random search na lang tayo, okay? Pero kung makikita mo dito, galing sa Intuit.com, ang Intuit ay ang may-ari ng QuickBooks. Kaya pakiramdam mo ay medyo secure at nasa solidong lugar. Kaya titignan ko itong mabuti. Okay, sana test drive. Ito ba ay nagmumula sa Intuit QuickBooks, Intuit.com? Okay, at saka papasok ako dyan. At saka itong magiging test drive natin, gagamitin natin ang United States test drive dito. Hindi ko gagamitin ng advanced, pero normal lang. Karaniwan itong magtatanong kung robot ka at sasabihin natin na hindi tayo robot. At pagkatapos ay pupunta tayo sa sample file ng kumpanya na meron ng data dito. Kung makikita mo kung paano ang magiging ito ay mahalaga dahil ngayon ay maaari na akong mag-navigate sa mga paligid dito. Kaya ito ay pinuntahan ko sa tool na ito at gagamitin natin sa unang kalahati ng kurso. Sa ikalawang kalahati ng kurso ay pumunta naman tayo sa paggamit at tignan kung maaari natin itong gamitin sa actual na file ng company. At saka kung gusto mong tumingin sa student file, pwede mong tingnan, i-type mo lang sa iyong browser ang QuickBooks Online free student, something like that, okay? At ito ay nagbibigay sa iyo ng libreng 30 days na pagsubok at upang marehistro at i-activate ang QuickBooks Online student trial. So baka may mahanap ka dito ganyan, tapos sabihin mo process register nila sa Intuit Education Program, verify ang iyong eligibility. At maaaring mabuhayin ang iyong pagsubok sa pag-aaral kaya nagsimula ka na, kaya maaaring magbigay ito sa iyo ng access sa software na posibleng para sa mas mahabang panahon kaysa sa 30 days lang. Kaya kung ikaw ay kung nasa anumang uri ng accredited institution ay maaaring mong tignan iyon ng mas detalyado at maaaring mo itong mas mapaganda itong tool na ito.